The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but he came to testify to the light. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" he admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you, so we can give an answer to those who sent us? What do you have to say for yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord.' As Isaiah the prophet said, some Pharisees were also sent. They asked him, 'Why then do you baptize, if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet?' John answered them, 'I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie.' This happened in Bethany, across the Jordan, where John was baptizing." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Good morning po. Good morning. Ready na po ba kayo sa Pasko? Hindi pa? Yung iba, ready na ba? Parang hindi pa makasagot, ano? Kasi pag sinabing ready, anong ibig sabihin? Dapat may handa na. Yun ang ready. Yung meron ng handa. Pag sinabing ready na sa Pasko, nakabili na ng panregalo. Yung iba ready na. Ready nang magtago ngayong Pasko. Meron bang ritong ready na ganon? You know, the other day,
I was with Sister Cora. Ayan, no, yung madre na yan, laging nandito, no? I was with her in the mall. Nandiyan kami sa mall na malapit sa atin. No? Alam nyo na yon, huwag natin i-promote, no? Alam natin na merong malapit na mall dito. At the other day, I was with her in the mall. And I was looking for possible gifts to buy. When a boy, around 10 years of age, approached Sister Cora and asked for her hand, hiningi yung kanyang kamay to bless him. It was a nice gesture to see. Natuturuan pa rin pala ang mga bata na magmano ngayon, no? Si Sister Cora, tuwing may nakakakita sa kanya, no, nagmamano sa kanya. Eh, hindi kasi ako nakikilala eh kapag kasama kaming dalawa, no? Naka-t-shirt lang ako, naka-sombrero. Nagtataka si Sister, sabi niya, "Kay Father magmano." No, eh hindi naman ako nakikilala ng tao kapag ako ay hindi nakapangpari. So, natuwa ako, no? Nag-bless yung bata. But I was also surprised to hear what the boy said. Alam niyo, sabi nung bata, no? "Sister, i-bless niyo po ako. I-bless niyo po ako ngayon na sana ngayong darating na Pasko, yung crush ko magka-crush din sa akin." Tapos umalis yung bata. Maya-maya bumalik ulit, "Sister, bless ulit." Sabi niya, "I-bless mo po ako, sana magkaroon ako ng iPhone ngayong Pasko." At such young age, you hear these words as wishes for Christmas. Then I realized that it is really common to people to say these words during Christmas. Ilan po sa atin ang ganito ang bukang bibig tuwing Pasko? O kahit na ngayong Pasko, ilan sa atin ang ganyan ang bukang bibig? Di ba? Regalo, material, damit, pera, gadget, pagkain. Yan ang mga salitang madalas nating naririnig kapag Pasko, kapag ganitong panahon. O, ilan din sa atin ang bukang bibig, crush, jowa, karelasyon, partner, o makakasama sa buhay, yan din ang bukang bibig pag Pasko. Ito rin po ba ang bukang bibig ninyo? My dear brothers and sisters, this is what we could learn from the three characters in our readings for today. We have three characters, or shall I say, what we could hear from these three characters. Pakinggan po natin yung mga sinabi at naging bukang bibig ng ating mga karakter sa araw na ito. Simulan natin sa unang pagbasa kay Propeta Isaías. Gusto ko yung Tagalog version na lang, no? Para mas malinaw at mas naiintindihan, no? Ano yung sinabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa? Sabi niya, "Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya." Did you hear that? Narinig niyo po? Pinuspos ako ng Panginoon. Ano yung narinig natin? Tungkol sa Panginoon. Yung bukang bibig niya, tungkol sa Panginoon. Hindi niya sinabing,
ang kanyang sarili. Sinabi niya, hinirang siya para pagalingin ang mga sugat ng puso. Sino yung tinutukoy niya? Ang Panginoon, hindi yung kanyang sarili. And this is what also we heard from John the Baptist in our gospel. Tagalog version ulit. Ang gagamitin ko, sabi ni Juan Bautista, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Did you hear these words? Salita na pa rin patungkol sa Diyos. These words from Prophet Isaiah and John the Baptist that we heard were words that pertain to God. Ang mga salitang ating narinig mula sa kanila ay salitang tumutukoy sa Diyos, kay Jesus, salitang nagpapakilala sa Diyos, salitang may kaugnayan sa Diyos. Ito po ang tunay na esensya ng Pasko, ang ipakilala ang Diyos sa tao. Isinilang si Jesus para sa kaligtasan ng lahat, kaya nararapat lang na siya ay ipakilala sa lahat para mapakinabangan ng lahat ang kanyang kaligtasan. Di ba dapat ganon? Birthday ni Jesus, kaya dapat ang naririnig natin tungkol kay Jesus. Di ba? Pag birthday natin, syempre araw natin. Ang maririnig na natin, gusto natin tungkol sa atin. Birthday mo eh. Ikaw ang bida. Pero bakit pag Pasko, hindi marinig sa ating mga bibig? Hindi natin bukang bibig ang mga salitang tungkol sa Diyos. Hindi marinig sa tao ang mga salitang tumutukoy sa Diyos. Nakakalungkot, ano po? Dahil imbes na salitang tungkol sa Diyos ang naririnig at bukang bibig natin kapag Pasko, ang mga salitang regalo, pera, pamasko, pagkain, bagong damit, yan ang ating naririnig. Kaya nga, hindi na po ako magtataka at hindi na rin ako nagtataka kung bakit sa ilang mga lugar, ang bati o salitang ginagamit na pangbati, imbis na Merry Christmas ay Happy Holidays. Napansin niyo po? Yung sa mall na tinutukoy ko, na malapit sa atin, Happy Holidays ang bati. Hindi Merry Christmas. O bakit kamo? Eh kasi, yung salitang nagpapakilala sa holiday, yan ang bukang bibig ng tao. Holiday, pera, di ba? Bonus, material, pagkain, damit, di ba? Yan, tumutukoy yan sa holiday. Nawala na yung salitang Christmas. Asa nung Pasko doon? E nung unang Pasko, wala namang pera. Si Maria at Jose. Nung Pasko, wala namang regalo. No? Nung mismong Pasko. No? That is why, you know, in our second reading, another character, the third character, is telling us what should be heard from us this Christmas. Saint Paul, in our second reading, said, rejoice always, pray without ceasing, in all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ. O diba? Ang ganda ng mga salita. Aren't these words should be heard from us? Not only during Christmas, but every day. Rejoice always. Eh, paano ka makakapagdiwang kung ang iniisip mo,
pera. Talagang kapos tayo. Paano ka makakapagdiwang kung iniisip mo bagong damit? Paano ka magiging masaya kung ito yung ating mga bukang bibig? Itong mga salitang yan, pera, material, panandalian lang yan. Pag naubos na yung masarap na handa, ibig sabihin, hindi na masaya. Kapag naluma na yung damit, o next month, sawa ka na dyan sa bago mong damit. May bago na namang uso, hindi na masaya. Kapag walang cellphone, ngayong Pasko, hindi na masaya. Kapag walang jowa, hindi na ba masaya? Yung mga salitang sinabi ni San Pablo, these are words na dapat bukang bibig natin ngayong Pasko, because Christmas is not complete without praying. We cannot celebrate Christmas without thanksgiving. Pwede tayong magdiwang ng Pasko nang walang cellphone, nang walang hamon, nang walang queso de bola, nang walang bagong damit, but we could not celebrate Christmas without praying, without going to Mass. You know, I cannot imagine having new clothes, gifts, delicious food during Christmas and not going to Mass. Na-imagine nyo ba yon? Naghanda, may bagong damit, pero hindi nagsimba ngayong Pasko. My dear brothers and sisters, may we learn from Isaiah, John the Baptist, and Saint Paul the words that should be heard from us this Christmas. Words that pertain to God. Yung salita sanang pagpapatawad, salita sanang pag-asa, salita sanang pananampalataya, joy. No? Yan dapat yung naririnig natin ngayong Pasko. Yan dapat yung hangarin natin ngayong Pasko. Wala man bagong damit, pag may pagpapatawad sa pamilya, masaya ang Pasko. Wala mang bagong gadget, pero kung masaya ang magkakaibigan, maganda ang Pasko. These are the words that should be heard from us this Christmas. After all, Christmas is not only a holiday, but also a celebration of the birth of Jesus, our God, our Savior. So, words that should be heard from us are words that pertain to Jesus. Amen. Amen.